Yo me voy a ir. Uno va a ir a Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan po natin. Isa na namang bagong kuha ng CCTV na umano'y tanim ebidensya at wala umanong search warrant o hindi umano sumunod sa tamang proseso ng pagkandak ng search warrant at paghalugad sa bahay nitong tinuturing na suspect umano, mga kababayan po natin. At ang pangyayaring ito na nakuna ng CCTV na trending na naman ngayon, ito ay nangyari sa Pasig City, Iloilo. So panoorin po natin, mga kababayan po natin. At pagkatapos natin papanoorin, i-elaborate po natin, i-explain po natin kung ano nga ba ang totoong detalye sa mga pangyayari. At bakit walang opisyal ng mga barangay, walang piskal, walang representative ng media nung ginawa itong search warrant sa umano'y kanilang target. So matindi pa ang kanilang pinasok na bahay dahil isang miyembro ng Scout Ranger ang kanilang pinasok na bahay, mga kababayan po natin. So panoorin muna natin itong kuha ng CCTV. Alright, at sana malinaw ito. Okay, check natin. So kung makikita natin, mga kababayan, na nandiyan na yung mga pulis, talagang ano sila, no? Kompleto sila ng kagamitan. So naka-complete gear sila, mga kababayan po natin, at pinalabas nga nila itong mga tao sa loob ng bahay. So kung may makikita natin, may ilang naka-civilian. Okay? So maririnig natin sa kanilang pag-uusap gamit itong local language or Ilonggo, mga kababayan po natin, na hinahanapan sila ng search warrant nitong asawa ng umano'y kanilang target. Kasi gusto niya makumpirma kung talaga ang bahay na pinasok nitong mga pulis ay ang kanilang bahay talaga ang target. So gusto niya makita sa search warrant yung pangalan. Kung sila nga ba ang nakapangalan, at baka napagkamalan lang o baka posibleng mistaken identity. So wala nga silang maipakita na search warrant, mga kababayan po natin, at narinig po natin na isusunod na lang umano. So pwede ba yan? Para sa ating mga kapulisan, yan po ba ang lehitimo na proseso sa pagkandak ng search warrant? At wala po tayong nakikitang mga barangay o representative nitong barangay, DOG o mga piskal umano sa ganitong ginawang operation, mga kababayan po natin. Anyway, taposin natin. So nakikita po natin may dalawang naka-civilian po at nakatakip pa ang kanilang pagmumukha, mga kababayan po natin, na lumabas mula doon sa bahay. Ayan po, mga kababayan po natin, habang tinatanong nga nitong may-ari ng bahay, itong babae, mga kababayan po natin, itong mga pulis na nagkandak nitong operation, kung nasaan na ang kanilang search warrant, kung sila nga ba ang target. So ano nga ba ang nangyari at ano yung nasa likod ng kwentong ito na umano'y kiniklaim po ng mga tinuturing nilang suspect o itong bahay na pinasok
na robbery at tanim ebidensya na naman umano ang nangyayari sa nakuna ng CCTV. At nananawagan sila na dapat umano imbestigahan ng pamunuan ng Philippine National Police, lalo na po yung ating national. At dapat umano ay ito ay imbestigahan din ng Kongreso at ng Senado. So basahin po natin, mga kababayan po natin, ang ayon sa Pasig City News TV. O mga kababayan natin, isa na namang kaganapan na di umano naganap na raid sa Barangay Agbato, Pasig City, Iloilo. Makikita sa CCTV footage na ang kaganapan nung paano nagkandak ang mga pulis ng search warrant sa isang bahay ayon sa pamilya ng pinasok umano, mga kababayan po natin, ay hindi umano matanggap ng pamilya nila ang di umanong pagtatanim ng ebidensya at pagnanakaw ng mga Pasig Police personnel sa pangungunan ni Police Colonel Aaron Palumo at mga police personnel ng PSOG or Provincial Special Operation Group ng Iloilo City Police Provincial Office sa pamumuno ni IPPO Director Police Colonel Ronaldo Palumo. Makita po natin umano sa video na dumating sila sa target nila sa bahay ay alas 4, so 4:27 ng madaling araw. So yan po yung nakikita natin, yung may bilog po, mga kababayan po natin, na 4:27 umano nangyari itong pag-raid sa bahay nitong mga tinuturing nilang suspect. Makikita natin sa video na hindi po nila nasunod ang tamang proseso sa pag-serve ng search warrant at wala din silang kasamang barangay captain o barangay kagawad at media or is representative ng DOG o piskal. Dumating lamang itong mga testigo, tandaan po natin, mga kababayan po natin, na dumating ang mga pulis ay alas 4:27 ng madaling araw. So dumating umano itong mga taga-barangay ay alas 7:34 na ng umaga. Ang piskalya naman ay dumating ay alas 7:36 or 7:36 a.m. Ng August 12, 2023. So malinaw na nangyari ang pagkandak ng search warrant ay hindi dumating, ay walang kasamang mga barangay official or piskalya. Makikita kung saan binasahan ng search warrant ang asawa ng nakapangalan sa search warrant sa oras na 7:39. So 7:39 na umano binasahan ng warrant itong may-ari ng bahay. Malinaw din po na maririnig sa audio ng CCTV na hinahanapan sila ng papel o search warrant ng asawa na nakapangalan sa search warrant para umano masigurado nila na legit or lehitimo itong kinakandak na search warrant na pag-search, paghalugad sa kanilang bahay. At ang sinasabi nga, ang police operation nila umano ay bigo silang maipakita nga at nagpapatuloy sila sa kanilang ginagawa na pag-search ng bahay ng isang pamilya. Makita din natin ang isang hindi naka-uniforme. So yung kaninang sabi ko na may dalawang lalaki na hindi naka-uniforme. So umakyat umano sa second floor at nalaman ngayon ng may-ari ng bahay na nawawala na ang kanilang pera na nagkakahalaga ng 135,000. At doon din po natagpuan ang di umano'y mga ebidensya na barrel. So may homemade shotgun umano na nakuha, basyo ng bala na 5.56. At yung may-ari po ng bahay, gaya ng sabi ko, ay isang active member ng Philippine Army Scout Ranger. At nung panahon na pinasok umano ang kanyang bahay, ay naka-duty sa kampo itong nakapangalan sa search warrant umano, mga kababayan po natin. So kung isang active ka umano na miyembro ng Scout Ranger, eh pag nanaisin mo ba na magkaroon ng homemade na shotgun na kinakalawang na. So yun ang sinasabi dito sa Pasig City News TV, mga kababayan po natin. So malina umano na may paglabag na naman o isang paglabag na naman sa pagkandak ng search warrant ng ating Philippine National Police. So Iloilo City po ito nangyari, mga kababayan po natin. So pakishare na lang po, mga kababayan po natin, at sana ay makakausap natin itong babae, ano, itong asawa ng nakasulat nga sa search warrant
para may kwento niya at may salaysay niya sana kung ano talaga ang totoong nangyari at bakit ano ang pagbasihan nitong mga pulis at pinasok ang kanilang bahay at bakit walang search warrant na pinakita nung pumasok itong mga pulis. So kung sana makarating ito sa ating mga matataas na official ng Philippine National Police, lalo na kay PNP Chief Acorda, mga kababayan po natin, na kawawa naman yung ating mga ordinaryong Pilipino. Kung patuloy na lang po mangyayari yung ganitong estilo ng ating mga kapulisan, ika nga may libro sila kung paano gawin ang tamang procedure. So mukhang ito umano ay hindi na naman nakasunod sa tamang procedure. Mga kababayan po natin, tandaan po natin, magkasunod na nagkaroon nga ng mga iskandalo itong mga pulis po natin. Nangyari sa Imus, Cavite, na niransak ang bahay, pinagnakawan. So parang ganito ang nangyari kasi kiniklaim ngayon ng may-ari ng bahay na nawalan umano sila ng 135,000 at walang search warrant. Mga kababayan po natin na pinakita at may umakyat na mga nakasibilyan. So yan ang kiniklaim. So nangyari kay Jimboy Baltasar na mistaken identity. So mukhang kailangan po natin malaman, kailangan po ito imbestigahan ng pamunuan ng Philippine National Police. So antayin po natin ang development patungkol po sa isyung ito. At sana ma-update ko rin kayo at makakuha agad tayo ng update, mga kababayan po natin. Maraming salamat po. Courtesy video from Pasig City News TV. Pakipalo na rin po. Maraming salamat.